Mga kapatid, my intentions for you in this Holy Mass, may the Lord's presence in this Holy Mass touch and heal you, heal your body, heal your mind, heal your emotions. In short, may the God of healing restores you, your entire being. By the way, ang root word po pala ng healing, ang kanyang etymology ay Helen from Old English, meaning to restore, to repair, to fix you. Second, to give you freedom. And third, to bring you back to sound health, meaning katinuan. So it has a very broad meaning, not only physical healing. I mention the word healing because that's specifically the core topic for today. In God, through Jesus, He seeks to give healing to everyone. That's why He came, to add value to our lives. Ang Diyos na ating sinasampalatayaan, ang ating, the one we worship in this Holy Mass, that's why you are here. And many people around the world through online Mass ngayon, we are here, we gather in Jesus because we acknowledge Him as the God who can give us healing. Healing to ourselves and to our family and to our nation. Sabi po sa gospel ngayon na ating binasa, pinagaling ni Jesus ang isang lalaki na may sakit na tinatawag na dropsy. Ano ang dropsy? Namamaga ang katawan. Yung mga tissues ay napaligiran ng tubig. I try to read. Yung dropsy pala is because of a heart problem. Hindi na ilalabas ng kidney. So the water are stuck around the body or the tissue. And the Lord cured him even in Sabbath. Ang point po kasi dito, because ang number one priority ni Jesus is to save life. That's why kahit po Sabbath, He cured the sick man. God's priority is to heal us, to save you. Naalala ko tuloy yung kakilala ko. Hinimatay siya. Tapos, buti naman, yung mga tao sa paligid niya pala, very alert, yung may doktor pala doon sa kasama sila, dinala siya sa hospital. Kasi yung kaibigan ko, nang nahimasmasa na, dinala pala siya sa mamahalin na hospital, papasok na sa, buti na, nagising siya eh, bago pumasok doon sa pintuan. Sabi niya doon sa, nagdala sa kanya, pwede, huwag natin ituloy, okay na ako, okay na. Kasi iniisip niya, baka yung babayarin doon sa lunong hospital eh. Sabi naman ng doktor, ako nang bahala sa, pang ibabayad natin sa emergency room. Basta ang mahalaga, maging okay ka. Ang tanong dito, there's an ethical question. Is it against the will or consent of the person? Dinala mo siya sa hospital? Kasi dapat pala may consent. Pero ang nangyari naman pala ay emergency case naman yun eh. Kasi nahimatay, di ba? Wala na siyang time tanungin. Gusto mo ba idala sa hospital? Kasi pala ang rule sa medical world, just in case emergency situation, at all cost, dapat ka madala sa pinakamalapit na hospital. Di na tinatawag kung mahal o mura. Basta ang dapat mabuhay ka, that's the number one to. Kasi ang buhay kasi na pag nawala, di na ibabalik. At least ang pera, magagawa ng paraan. That's why precious is life for God. Yun po ang point ng lifting that idea, doon yung pang point ko. The Father sent His Son not to condemn you immediate, primarily, but to save you, to extend your life, to save you, to heal you, to restore you. That's the priority of Jesus, to save you. Whatever your situation and problem, di na tinatanong na, makasalanan ba ito? Mabait ba ito? Di na po tinatanong. Basta mahalaga muna ay magbigay ng kagalingan. So today, friends, as you are listening and being one this Holy Mass, wherever you find yourself right now,
anuman mga pinagdaanan natin ngayon o iniisip o dinadala sa kaloob-kulooban, you are being called by God in this Holy Mass to come to Him and be assured that you are His number one priority. He cares for you. He wants to restore you. He wants to give you freedom and to bring back wellness to you and to your entire family. As we proceed further in this reflection, allow me to give you two clarifications about the mystery of God's healing power. These are practical clarification. Una, narinig niyo ba yung karnimehan na tinatawag na healing mass or healing priest, di ba? Before the pandemic, sikat po yan, healing mass. They advertise it and people flock to some priest because now this priest is healing priest. Una muna, let us be clear, lahat naman po ng misa being celebrated are healing masses. So sana yung mga parokya do not give, kasi para din na po ma-stress yung mga tao, di na pupunta dito sa lugar kasi pala pupunta doon kasi healing mass doon. Kahit saan naman luklok ng mundo, as long as the mass is valid, it has what you call efficacious value. The mass has the same effect, that is to bring Jesus, the healer. Pangalawa naman, paano naman yung healing priest? As far as I know, wala po ko alam na ang obispo nagbibigay ng official title to a certain priest that he is a healing priest. Ang alam ko lang, nagbibigay ang simbahan sa isang pari ng card o title na exorcist. I met yung, binisita namin yung kaibigan naming pari sa Aklan before the pandemic. Then pinakita niya sa akin yung ID and a letter given by his bishop para to give him the official title as the exorcist of the diocese. Pero wala pa ako nakita na healing priest na may ID. Bakit po pala? Kasi the church do not give such title or office. Kasi it's only Jesus who can heal. And the task of the priest is to bring Jesus to his people. At para po sa pangkalahatan na turo ng simbahan, always remember, the source and origin of all healing power is God the Father. Tapos, kaya ang tawag naman kay Jesus ay Messiah or the Christ kasi siya yung pinili. Sa kanya, ipinagkatiwala yung kapangyarihan ng Ama. Jesus is the one anointed, ang magdadala. At Jesus naman, pinagkatiwala itong kapangyarihan ng magpagaling sa simbahan, sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kaya nga po, dumadaloy ang healing power is through the church in His sacrament, sa mga sakramento, sa binyag. Kaya kung may mga anak po kayo, kahit pandemic, idalan nyo na po sa mga simbahan para mabinyagan na kaagad. Baptism can heal. Pangalawa, huwag kayong matakot magkumpisal kasi sacrament can heal. Jesus is present in the sacrament. Or yung kumpil, huwag yun hintayin na ikasal pa kayo kasi paano kung di kayo ikasal, di na kayo makumpilan. Kumpil, restrengthens our faith para pag may dumating na mga problema, matibay. O yung misa, the Holy Mass, o yung paglalahid ng langis, anointing of the sick. So the sacrament gives healing because the Holy Spirit is working to the power of Jesus Christ given by the Father. So next time na marinig nyo yung healing mass, healing priest, no, that's a confusion. Di man siya mali, pero it's a confusion. Tell them, by the power of Jesus, I claim His healing power. Pangalawa naman, ngunit ano yung scope and extent ng healing? Kasi it's a broad word. We need to clarify this. Kasi pag sinabing healing, hindi lang po siya physical healing. It extends to many areas. But God can grant physical healing according to His own wisdom and divine plan. Pero allow me to give you three areas where God can also give healing. Una, the Lord primarily came into this world
to bring healing to each one's life, sa buhay mismo, buhay ng bawat isa, at buhay ng pamilya. God came not just only to bring healing to certain person, but to the entire family. Sa mga seminarista nandito ngayon sa loob ng simbahan, so may your family be blessed with healing. Kasi when a family is sound, the person is sound. That's why work it out just in case there's a misunderstanding family. That's why yung call for repentance and forgiveness, not only to you, but to the entire family, to forgive one another. That understanding may rule. That charity may rule. So sa mga nakikinig din po ngayon, look at your family. Ask the Lord to root out anger, misunderstanding. Pangalawa naman, healing also can come to us when God bring peace to our lives. Ano yung kapayapaan? Kapayapaan. So may the Lord fill you with His peace, give you order and stability. Sabi dun sa nabasa kong quotation, we can have more peace in our life first by never hate. So do not hate. Kasi all the more if you hate, you are just pushing the button that you will boil yourself. Boiling. Pangalawa, we can increase peace in our lives by living simply. So restructure, simplify your lifestyle, your goals and expectations to lessen also your worry. Or we can also experience more peace if we worry less, if we pray more, and if we love much. And third po pala, area we can also find healing is when we accept acceptance. Acceptance of some things we cannot control in our lives, or surrendering to God's will. As a closing story, naalala ko po yung nabasa kong kwento ng isang pari sa Daily Bible Guide ng SVD. Ang title ay Word in Other Words. Ang kwento ng pari na ito, yung first niya pag-visit doon sa kanyang kaibigan, laying on the bed, kasi just diagnosed of cancer, yung first visit niya, yung kanyang kaibigan ay rattle na larattle, nagpa-panic, anxious, filled with anger, bakit siya nagkasakit. Alam niyo naman kasi ang cancer, di mo alam if it's reversible or not. Para yung isang kapaamo nasa hoping for sickness, hoping for healing, yung isang paa naman, alam mo na baka ito na yung oras mo. So she was anxious, panicking, and fearful. And the priest consoled him. Ngayon, yung next time pag-visit ng pari doon, sabi niya, it was a big miracle kasi sabi niya, yung kanyang kaibigan was completely different. There was a turning point. She was now filled with strength, filled with peace, filled with acceptance, and readiness whatever happens. And you know the secret, what made it different, because yung kaibigan niya surrendered everything to the Lord. And there's an assurance to her that God is always at her side, no matter what. So God bless everyone. May the Lord bless you with His healing love and His presence. We now stand for the prayer of the faithful.